sabayin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin po ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Diyos. Ito rin ang araw na kung saan ay sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at ang pagsusumamo ng ating mga puso at atin itong inaakyat sa ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na iyahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon.
Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon. Iyong hinatulan, yaong mga hentil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupay pinawi mong lubos. Itong mga hentil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon. Dapat kilalaning haring walang hanggang itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kaniyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati
sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga baga roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kapangyarihan? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa sa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga tagasubaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang mga taong namangha nang makita na si Jesus ay gumawa ng himala at nagpalayas ng mga demonyo. Subalit ang pagkamangha ay hindi lahat na uuwi sa matibay na pananampalataya. Kabilang na dito ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Bakit? Dahil sa halip makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas, nakikita nila kay Jesus Nazareno ang kapangyarihan ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Para sa kanila, ang pagpapagaling at mga himala na ginawa ni Jesus Nazareno ay gawa ng diablo at hindi galing sa Diyos. Marami sa kanila ang hindi makaunawa na si Jesus ay tunay na Panginoon at tunay na Mesiyas. Marami sa kanila na hindi tinatanggap si Jesus Nazareno bilang totoong tao at
totoong Diyos. Kaya nga po ating maitatanong, paano nasasabi ng mga taong iyon na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasamaan? Simple lang ang sagot, dahil sa inggit at katigasan ng kanilang mga ulo. Uulitin ko po, hindi dahil sa hindi sila makapaniwala, kung hindi dahil ang mga taong ito ay naiinggit at napakatigas na ng kanilang mga puso. Alam natin na inggit at galit ang naghahari sa puso ng mga tao at ng mga eskriba. Dahil si Jesus Nazareno, nakakagawa ng mga himala at kababalaghan sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon na kanyang naisin. Sa kanyang ministeryo at sa kanyang gawaing misyon, hindi katakataka na si Jesus Nazareno gumagawa ng mga himala. Subalit kung mapapansin po ninyo, ang mga eskriba, ang mga taong lumilibak sa kanya, gaano man sila katagal nagpapakadulubhasa sa kasulatan ng Diyos, kahit isa, wala silang napagaling. Kahit isa, wala silang napalayas na demonyo. Kaya ganun na lamang ang kanilang galit at inggit na nararamdaman kay Jesus Nazareno. Kaya nga po masasabi natin na totoong-totoo nga, sa lahat ng mga tukso at problema sa mundong ito, madali tayong malito kung ano talaga ang tunay na mahalaga. Napakaraming bagay sa ating mundo ngayon, tulad ng mga paghihingalo, digmaan at paghihirap. Napakaraming sari-saring desisyon ang ating kinaharap sa bawat araw. Maraming bagay ang maaaring magdala sa atin kung saan tayo ay susubukin sa ating pananalig, sa ating pananampalataya at sa ating paninindigan. Alam po ninyo, ang lahat ng panggugulong ito sa ating puso at kalooban, nagmula ito sa puwersa ng kasamaan. Nais ng demonyo na mawala ang ating atensyon at focus kay Jesus Nazareno. Kaya gagawa siya ng maraming bagay upang ilayo tayo sa Diyos. Gagawa siya ng maraming bagay upang magalit tayo sa Diyos. At kapag nawala na ang ating focus at atensyon sa Diyos, aba, diyan na tayo nagsisimulang mamuna. Maiinggit na tayo sa ating kapwa. Mag-iisip na tayo ng masama laban sa ibang tao. Diyan na rin magsisimula ang ating mapanghusgang pag-iisip laban sa ating mga kaaway at sa kapwa. Kaya nga magandang itanong natin sa ating mga sarili, kung may namumuubang galit, puot at hinanakit sa iyong puso, sapagkat ang mga ito ay gawa ng kasamaan. Ang mga ito, hatid ng hindi magandang puwersa. Dahil ang Panginoong Diyos ang nais niyang maghari sa iyong puso, pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaunawaan. Kaya nga kung anumang bagay na hindi magandang mayroon sa iyong puso, aba, tanungin mo ang iyong sarili kung kanino ito nanggagaling. Dahil sigurado ako na ang mga puot at hinanakit, hindi yan galing sa Diyos. Sapagkat ang galing kay Jesus Nazareno ay paghilom, kapatawaran, kapayapaan at
kalayaan. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo, ang lahat ng panggugulong ito ay kayang-kaya nating malampasan at isang mabisang panlaban sa puwersa ng kasamaan ay ang ating debosyon. Ang ating debosyon sa banal na Eucharistia, ang ating debosyon sa Santo Rosario, at higit sa lahat, ang ating debosyon kay Jesus Nazareno. Dahil sa pamamagitan nito, mas lalong lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng debosyon, tinuturuan tayo nitong mas kumapit at umasa sa Diyos. Sa pamamagitan ng debosyon ay tinuturuan tayo dito na magpatawad at magsakripisyo. Sa pamamagitan ng debosyon, pinalalakas at pinatitibay nito ang ating pananampalataya at pananalig. Sa pamamagitan ng debosyon, mas higit nating nakikilala ang kadakilaan at kabutihang loob ni Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya maaari bang pumalakpak ang mga kadibotong may debosyon kay Jesus Nazareno? At kung mapapansin naman po ninyo, di po ba't sa may taong debosyon, ramdam natin na hindi tayo kailanman pinababayaan ni Jesus Nazareno? Ang isang taong may malalim na debosyon, ang isang debotong malakas ang pananampalataya sa Diyos, hinding-hindi papasukan yan ng masamang espiritu. Ang taong may malalim na debosyon, ilalayo at iingatan ng Diyos sa lahat ng panganib, sa lahat ng sakit, at sa lahat ng pangamba at alalahanin sa buhay. At ang taong may debosyon, lagi po niyang mararamdaman ang kaligtasan sa piling ni Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas ang mga kadibotong naniniwala na sa araw-araw, sa bawat paggising, alam natin sa ating puso na nilalayo tayo ni Jesus Nazareno sa lahat ng uri ng panganib at kapahamakan. Amen po ba? Kaya nga minsan mapapaisip tayo sa dami ng problema na ating pinagdadaanan sa araw-araw, maitatanong natin, makakayanan ba natin ang mga ito? At ang sagot, isang malakas na oo. Sa ating ebanghelyo, sa Jesus Nazareno ay gumawa ng himala. Si Jesus Nazareno nagpalayas ng maraming demonyo. Si Jesus Nazareno nagpagaling. Kaya si Jesus Nazareno, nais niya sa bawat isa sa atin na malampasan natin ang lahat ng pagsubok na ating kinaharap sa ating buhay. Subalit, meron po tayong kailangan gawin upang matanggap natin ng buong-buo ang grasya at pagpapalang ito. Huwag na huwag tayong magdududa sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Araw-araw sa bawat pagpintig ng ating puso, maniwala at magtiwala tayong lagi sa Kanyang banal na kapangyarihan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kaniyang puso.
Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisi ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakat tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hinding pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo.
kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mm.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iniwalay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sam ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, rugtan po ninyo itong kahiningan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patubayin niyo po't nawa't gabayan ako. Ligtas sa kapamatay at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa
Nazar, Padre Jesus, Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag niya. Jesus Nazareno.